Hi guys, I am Chandray Pakturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan naman natin is another example for using the virtual work method sa paghahanap ng deflection ng mga joints ng trusses. So sige, subukan na natin plus isolve itong problem na nakikita nyo sa inyong screen. Basahin ko muna siya. Consider the truss loaded as shown below. Assume that all members have the same axial rigidity AE. Using the virtual work method, letter A, determine the displacement at C. Letter B, determine the displacement at A. And letter C, if the members of the truss is made of steel, determine the minimum cross-section of the member so that the displacement at C is limited to 25 millimeters. So this time class, ito na yung truss na i-consider natin ngayon. So ang tinatanong lang naman for letter A, ano yung total deflection or total displacement sa C? Yung sa letter B naman, ang tinatanong is the total displacement at A. And sa C, kung yun nga, hanggang 25 millimeters lang ang pwede mong i-allow sa C, ilan dapat yung minimum cross-sectional area ng lahat ng members? Kasi kung babasahin mo class ang problem, ang assumption, lahat ng members ay merong pare-parehas na axial rigidity AE. Unlike in the previous example na kung napanood nyo sa same playlist, so yung limang members doon, iba-iba yung values ng kanilang axial rigidity. So sige, simulan na natin class, i-discuss ito ngayon using Microsoft OneNote. So sa OneNote na class, I already paste the slide kung saan nandito yung mga tanong. So magpo-proceed na ako sa solution. Pero tandaan nyo to, para maging madali or maging maikli lang itong video natin, I already performed the method of joints class sa paghahanap ng mga force members. So kumbaga, fill outan na lang natin class yung table. Kasi naman, di ba, kung maalala nyo, in the previous example that we had, nakakapatagal pa ng oras class yung pagme-method of joints. So, dito, I assume no, master nyo na yung method of joints. Alam nyo na rin na ang assumption natin kapag ang member ay may positive na force, it means tension siya, otherwise compression siya. Okay? So, therefore, nandito na siya. Ang unang step palagi for the method of virtual work class is kailangan natin isolve yung real or actual force in all members. Since all members, ibig sabihin nga, uulitin ko, method of joints ito. So, pito lang naman ito class na members, pag tsatsagaan mo class, isolve yung lahat ng forces nila using method of joints. So, i-discuss ko na lang class yung naging solution dito. So, of course, we have a roller support at A and hinge support at E. So, using the equations of equilibrium, ma-figure out mo na ang reaction sa E, 55 pa angat, tapos 20 pa kaliwa. On the other hand, yung sa A naman, since roller support siya, that is 25 downward. Okay? So, after we compute the support reactions, ang mangyayari, kukumpitin na natin yung kada member, sisimulan ko sa point E. So, using the two equations of equilibrium, this will be the free body diagram for point E class, masosolve mo na yung force sa AE ay negative 20. It means na compression nga siya. Well, yung force natin sa DE is negative 55. It means that it is compression as well. Okay? So, yan. So, next tayo, after nyong magpunta sa E, so tandaan nyo, nakadalawang members na tayo, tandaan nga natin siya, si DE, saka si AE. Pwede na tayong mag-proceed sa joint A. So, all we need to do again is to utilize the equations of equilibrium. So, dalawa na lang kasi ang unknowns doon. So, summation forces horizontal, ma-obtain mo class na yung value dito sa AD ay 32.0156 kilonewton. By the way, di ba, ang dimension, 4 meter ang AE, 5 meter ang DE. So, justified naman class that the slope of this diagonal AD is naka 4 horizontal to 5 vertical or simply, yung kanyang magiging hypotenuse using the Pythagorean theorem ay equal sa the square root of 41. Okay?
So, balik nga tayo dito. So, ito na siya. Ang magiging sagot is positive 32.0156. However, for member AB, all you need to do is to take summation forces vertical at the same joint class kasi yung AB natin is purely a vertical member. So, yun, masosolve mo class na yung AB is equal to 0. So, maybe yung iba dyan may mahahanap na value sa calculator nila pero sobrang liit na nun kasi syempre, the renowned of kasi natin itong AD na 32.0156. So, ang point ko lang doon, kapag tig-round off mo yung mahanap mong sagot, sobrang liit na nun, magiging 0 siya. Okay, so naka-apat na tayo. Pito lang naman yung kailangan natin. So, sige, markahan natin. Next na i-consider natin is joint B. Tapos, another two members ang masosolve natin. So, sa joint B, ganun din class. No? This is the free body diagram of that joint. Summation forces vertical equals 0. So, ang mahahanap mo is yung member BC. And yun na nga, na-figure out mong ang member BC ay 0. And, if you use summation forces horizontal equals 0, ang mahahanap mo ay ang BD. Diba? So, therefore, using that ano, ang principle of equilibrium, yung value ng BD is negative 20. It means class that the member undergoes compression. So, yun, naka-anim na tayo. And lastly, itong member CD na lang. So, you can choose na lang either joint C or joint D. Pero siguro dito na lang ako sa joint C kasi, di ba, ang simpleng tingnan ni C, mas madali siya in general. So, therefore, kapag nag-joint C tayo, ayan siya, tinake mo yung ating summation forces vertical equals 0. So, mahahanap mo na yung member CD natin will be negative 30 kilonewtons. Okay? So, lahat pala ng units dyan ay naka-kilonewtons. So, ayan. Nasolve na natin class yung pitong force members. So, therefore, isummarize lang natin for future references. Yung AB natin ay 0. Yung BC ay 0. Yung CD ay negative 30 kilonewtons. Yung ating DE ay negative 55 kilonewtons. Yung AE ay negative 20 kilonewtons, yung AD ay 32.0156 kilonewtons, and yung BD ay negative 20 kilonewtons. Alam nyo naman ng ibig sabihin kapag positive tension siya, kapag negative compression siya. So sige, punta na tayo class sa required ni problem. Unang tanong, determine the displacement at C. Since yung specific na question class ay displacement, it means na yung actual displacement ang kocomputin natin. Kung maalala nyo, sa ibang libro class, meron tayong determine the horizontal displacement at C, tapos determine the vertical displacement at C. Actually, sa previous example, meron na tayo nung ano class, paraan kung paano siya isolve virtual work lang. Kaya lang, ang interpretation natin ng word na determine the displacement at C, ang gagawin mo dito, kailangan mo class hanapin yung horizontal displacement or delta CX and yung vertical displacement na delta CY. Tapos, after nyo class mahanap both delta CX and delta CY or the horizontal and vertical displacement at C, kailangan mong gamitin ang Pythagorean theorem. I already explained this one class in the previous example na nasa same playlist kung saan kabilang itong video na papanood nyo as of this moment. Okay? So, ang una ko munang gagawin is hahanapin ko muna yung horizontal displacement at C or yung delta CX. So, ano nga yung rule natin doon? Mag-apply ka lang ng horizontal unit load sa point C. Itong 1, assume ko siyang pakanan. Pero di ba, ang rule natin, wala namang nagsasabi class na dapat pakanan pag horizontal. Depende yan sa inyong calculation o depende yan sa feeling mo. Basta ang rule, kapag yung final answer natin dito mag-negative, it means mali yung assumed direction natin. Ganun lang siya. So, ayan, pag nag-apply ka ng 1 unit load sa C, ang ginawa ko is pakanan, magkakaroon ng reaction dito. So, 2.25 itong parehas, tapos yung 1, yung horizontal sa E. Okay, then after nun, another method of joints ulit sa lahat ng members ng class. So, talagang dito masusubok ang pasensya nyo sa pagtetake ng method of joints kasi dapat malaman natin yung mga forces sa member due to this 1 unit load lang. So, halimbawa, for joint E ulit, actually, class, ang gawin mo na lang is gayahin mo yung pagkasunod-sunod dito. Joint E, kung paano na-establish yung equation, and just substitute the mga, the values. So, kung una, joint E ko siya, ngayon din,
Unahin mo din sa joint E. And using the equations of equilibrium, yung FAE this time kapag virtual work, for my discussion, I always use small letter for virtual work and capital F for the real load. So small letter FAE is negative 1 and para naman sa DE is negative 2.25. So next, punta ka sa A, mahahanap mo yung AD ay positive 1.008, 1.6008 and yung AB naman ay positive 1. After nun, punta ka ulit sa B and in B, mahahanap mo na yung ating FBC is the square root of 2 or if you want to take the decimal, that is 1.4142 while yun namang sa BD is negative 1. Lastly, for C, that is equal to negative 1. So, ayan, ang assumption ko, no, nagets nyo na itong portion ng virtual work. So, if you want to prove it by yourself na tama ang calculations ko, of course, you may pause this video or for a while. Or, kung gusto nyo ma-obtain yung copy class ng PDF nito, just check the description below para makita nyo yung link for the study guide. And yung link sa study guide, pag na-download nyo dyan, nandun din class yung mga links para ma-download nyo yung mga PDF ko. Okay? So, sige. Back to the discussion tayo. Assumption, tama na to lahat, which is sigurado naman ako, class, no? I already double-checked this one before discussing this to you. Okay? So, this is the tabular solution that we had. Explain ko lang muna to. For our tabular solution, alam nyo naman na nakapag itong capital F, ibig sabihin ito yung actual member force class na nasolve natin previously. So, yung AB is 0, yung BC ay 0, yung CD ay negative 30, yung DE ay negative 55, yung AE is negative 20, yung AD is positive 32.0156, and yung BD ay negative 20. While itong F, ito yung mga member forces na nasolve natin if we apply a unit load horizontal at C. So, ito na siya. I think I don't need to read this. Yung L naman class is of course the actual length of the members. So, kung babalikan natin ito, syempre, yung AB natin is 5 meters, right? The member AB is 5 meters. So, ito siya. While yung BC natin is of course 4 meters horizontal, 4 meters vertical. Using Pythagorean theorem, mangyayari o 4 squared plus 4 squared tapos i-square root natin, that will be for the square root of 2 meters. So, yan yung nakasulat class. On the other hand, sa CD naman, this is 4 meters while in DE, this is 5 meters. So, yun din ang nakasulat. Yung AE natin is 4 meters. Tapos, yung AD natin is the square root of 41. So, check nga natin siya. Simply, 4 meters squared plus 5 meters squared. Basta yung total length lang niya. And divided by, at i-square root lang natin. So, the square root of 41 siya. So, lastly naman, for BD, that is 4 meters. So, I hope that is clear. So, kung mapapansin nyo din, yung actual rigidity natin class ay lahat naka-AE. And wala siyang definite na numerical value kasi wala naman talagang binigay sa problem. Ang binigay lang, kung babasahin nyo, sorry, nagalaw itong portion ng PowerPoint ko, assume that all members have the same axial rigidity AE. So, therefore, i-assume kong lahat sila AE. And to finalize our solution here, all we need to do is to take the product of these three divided by AE. Pero alam mo naman na kapag may zero, there is no need to compute kasi any number multiplied by zero will be zero. Simple rule of mathematics lang naman yon. Ganon din for BC, zero din siya. Then, pag kinompute natin, itong CD, that is equal to, nandito siya, lagay ko lang. So, negative 30, tapos negative 1, tapos multiplied by 4. Ang sagot natin ay 120. Pero, since divided by AE and our actual rigidity is variable AE, kumbaga sa previous discussion natin, may over EI tayo. So, this time, ang magiging final answer natin dito ay 120 over AE. Okay? So, next tayo is ito naman, negative 55, tapos negative 2.25 multiplied by 5 meters. So, that is equal to 618.75. So, sulat natin, 618.75. Of course,
over AI ulit class. So lahat lang yan over AI, huwag kang mag-alala. Then next ulit tayo is negative 20 multiplied ng negative 1 multiplied ulit ng 4. So ang sagot natin ay 80 over AI. So manonotice nyo, kung ang original value ay negative, nagkataon din kasi na due to the unit load, negative din siya, kaya nagiging positive din siya. Okay, so next na i-consider is 32.0156 multiplied by 1.6008, sorry, napasobrahan ng 0, times the square root of 41. Ang sagot natin ay 328.1638, sorry, no, 328.1638 over EI. So, para matapos na to, isolve na natin yung panghuli, that is equal to negative 20 multiplied by negative 1 multiplied by 4. Ang sagot is another 80 over AI. Nagkamali pala ako ng sulat. Bakit EI? AI lang to lahat. And alam nyo naman, ang magiging next step dito class, the deflection. So, pwede na natin sabihin na yung talagang deflection sa C horizontally is equal to summation of FFL over AI. So, just take class the sum of the data sa kanan. So, this is 120 plus 618.75 plus 80 plus 328.1638 plus another 80. So, ang sagot natin ay 1226.9183 over EI. 1226.9183 over EI. Sorry. Sa trust pala to, AI ang gagamitin natin. Sorry. So, pwede natin sabihin na in general, yung delta CX is 1226.1983 over AI. And since this is positive class, ibig sabihin na yung initial assumed direction natin na 1 ay tama. Pakanan talaga yung displacement ng C. So, ilagay natin siya as rightward. Okay? So, next is, after natin ma-solve yung CX, ang next na gagawin natin is CY. Of course, class, yung real load, yung nandito sa column na to, hindi na mababago yung numerical value niyan. Huwag kang mag-alala. This numerical value is always constant na siya. Okay? So, ang hahanapin na lang natin for every displacement is the numerical value for this ano, yung mga member forces due to the unit load. Okay? So, to solve for delta CY class, ang gagawin mo, applied ulit, this time, a vertical unit load na. So, bahala ka kung upward or downward siya kasi nga, diba, ang ibig sabihin lang naman nun, yun yung initial na assumption mo ng pag-deflect or pag-galaw. Pero dito, ako, ang ginawa ko class, I assume that this one is a downward force sa akin ah. Pero kayo, bahala kayo kung gusto nyong i-upward yon. And using the downward of 1, nandito siya, kapag kinompute mo yung support reaction, only the hinge E will react a 1 vertical and a 0 horizontal. Yung roller natin will not react as well, no? Kasi, syempre, masisira yung equilibrium. After natin makompute ang ating mga support reactions, again, method of chains ulit to compute for the member forces. So, halimbawa, sa joint E, ang mangyayari, yung FAI natin is 0, yung FDE is negative 1. Okay? Then at joint A, ganun din, FAD is 0, tapos yung FAB is 0. Again, if you want to check the validity of the solution, you may pause this video for a while and you should try by yourself the method of joints. Okay? So next tayo for joint B. Ganon din, FBC is 0 and FBD is 0. Okay? And naka-anim na tayo. So, dito na tayo sa joint C. Sa joint C, ang makukompute mo, FCD is negative 1. So, actually, dalawa lang sa kanila ang may numerical value. Yung FDE natin, at the same time, yung FCD, parehas negative 1. The rest, may numerical value class na 0. So, ibig sabihin nun, ito na yung magiging summary. Again, this does not change, okay?
malamang yung ating length class hindi yan mababago. Kasi whatever the length na ginamit natin in the previous table, yun din naman yung length ng mga member ng trusses. Okay? So this will not change. So as AI, ang mababago lang naman talaga is this column class. Okay? So pag fill upan natin yan, halimbawa dito, again, anything multiplied by 0 will be 0. So there is no need for you to use your calculator dyan. Okay? So ito 0, tapos 0, ito rin 0, 0 din ito, saka 0. Kasi nga, di ba? Again, ito 20 times 0, 0, 32.0156 times 0, edi 0. Magpapakahirap ka pang magko-compute niyan. So, dito na lang tayo. So, negative 30 multiplied by negative 1 multiplied by 4. So, ang magiging sagot natin ay 120 over EI. So, positive siya. Sorry, bakit EI ang nasusulat ko? AI. So, next na i-consider natin, yung isa, negative 55 multiplied by negative 1 multiplied by 5. Okay, so ang sagot natin ay 275 all over AI. So, pag in-add natin to class, ang ibig sabihin dito, yung delta C, Y over tical is summation FFL over AI. So, madali din naman class itong i-add, simply 120 plus 275. Ang sagot natin ay 395 over AI. Okay? So, pwede na natin to class i-summary as, of course, kung gusto mong malaman yung pinaka-direction niya. So, delta CY is 395 over AI. So, yung initial class na assumption natin dito ay pababa siya. So, therefore, since positive siya, malamang tama na downward ito. So, balik tayo sa question. Ang tinatanong talaga class is the displacement at C, not the horizontal and vertical displacement. So, therefore, gamitin mo na lang as a finale class yung Pythagorean theorem. So, sige. Ang mangyayari dito, so, simpleng formula lang naman yon, delta C is equal to the square root of, sorry, baba ko lang tong aking screen. So, that is equal to delta CX squared plus delta CY squared. So, all you need to do is to substitute the two previous values that we calculated. Halimbawa, for delta CX, that is equal to, nasan na siya? Ito siya, 1226.1983 over AI. 1226.1983 over AI na naka-squared. On the other hand, yung ating CY naman ay 395 over AI na naka-squared. So, sige, masosolve na natin na yung delta C o yung talagang displacement natin at C is 1226.19 ba or 91. Check ko lang, I think this is 91. 9183. Nagkamali lang ako class ng pagkasulat. So, 9183. Ganon din doon. Excuse me lang, sorry. So, 9183. So, therefore, ang kalalabasan nito ay equal sa 1288.9350 over AI. So, ito not class ang tamang sagot. 1288.9350 all over AI. So, i-box na lang natin to to make this answer class final. So, ayan na. Now, proceed na tayo class sa next question for this problem. So, yung letter B, determine the displacement at A. Pero kung titingnan nyo class itong ating truss, at point A, the support is roller. So, ibig sabihin, since yung roller malamang nandito yung support, may restriction siya to move vertically. So, automatic yung delta AY dito class ay 0. Pwede lang class gumalaw yung roller horizontally. Kasi kung titingnan nyo naman, halimbawa ito yung roller support natin, pwede talaga siyang mag-roll
pwedeng left or right, pero hindi mo siya pwedeng ma-consider up and down. Okay? So therefore, ito na yung ating ano, magiging solution dyan. Since yung A nga is a roller support, dapat yung delta A is simply equal to delta AX. Kasi nga, by Pythagorean theorem, yung ating delta AY dito ay automatic zero na. So pag pinitagorean mo yan, para lang naman na delta A is equal to the square root of delta AX squared plus delta AY squared. But since this is zero, so kumbaga magiging the square root of delta AX squared, or matatanggal din lang naman yung radical. So delta AX lang to. So I hope that is clear. Anyway, basta nga hanapin lang natin is yung delta AX. So apply a horizontal load in A class. Bahala ka na kung papuntang kanan or kaliwa. But assuming sa aking solution, ang ginamit ko ay papuntang kanan. Okay, so A is rightward. And therefore, computing the reactions, ang mangyayari, yung ating 1 ay papunta dito for the hinge at E. So this is 1 and the vertical reactions ay 0. So using method of joints class, halimbawa at joint E, ang FAE ko ay negative 1. At the same time, yung aking FDE ay 0. Proceed tayo class sa other joints. Pero kung titingnan nyo, when we proceed in other joints, you may check this. Ang mahahanap nyo class na mga member forces in any other pa is lahat 0. So for instance, in joint A, ang FAD ay 0 while FAB is 0. Ganon din class sa B, ang FBC ay 0 and ang FBD ay 0. And sa C, yung FCD ay 0. So, ang may value lang talaga dito is yung FAE na negative 1. So, kapag chinek natin yan dito, so ito class yung ating tabular solution for this specific part of the problem. So, yung AE lang naman yung kukomputin natin, kasi nga, di ba, lahat ng number multiplied mo by 0 magiging 0. Okay, so last lang naman to. Therefore, ang magiging solution mo lang ay negative 20 multiplied by negative 1 multiplied by 4. So, positive 80 over AE. Eh, wala ka naman na ditong i-a-add class, kundi yun lang. So, that is delta. Sabihin na natin na delta A na to kasi automatic yan na nga yung delta AX. So, summation of FFL over AE. So, simply 80 over AE. So, ang ibig sabihin, since positive class, yung ating value, tama yung aking assumption na yung point A ay gagalaw pakaliwa. So, A will move 80 over AE to the right. So, to summary, or to conclude that, ilagay na lang natin na yung delta A is equal to 80 over AE, and that is what rightward. Now, meron pa tayong pangatlong tanong, pero yung third question, intindihin natin to class ng maigi. According dito, if the member of the truss is made of steel, so since steel is a very common construction material, and bilang tayo mga civil engineer, familiar naman na tayo sa isa sa basic property niya, which is the modulus of elasticity na 200 gigapascal. So kailangan natin malaman class yung minimum cross-section ng lahat ng members para yung deflection lang ng C ay limitado sa 25 millimeters. So yun yung tanong for letter C. So what is the area of all members? So kung maalala nyo, syempre, pwede na lang natin tong i-convert as simply 0.025 meters para maging metric system. Okay? So since delta C, kung maalala nyo from the previous question na kasama din sa item na to, na compute natin class from A, dito sa A, determine the displacement at C, we already compute that delta C is equal to 1,288.9350 over AE. So gagamitin lang natin tong formula na to. Okay? Or yung or yung sagot na yan. So label ko lang na from A, delta C is equal to 1,288.9350 over AE. Sige? Since ayan na siya, but yung delta C natin ay 0.025 meter. And isa pa, yung E natin is equal to 200 gigapascal, or diba, that is 200
kilonewton per mm squared. So, ang mahahanap natin dito na area ay naka-square millimeter. So, if we just substitute the deflection and the modulus of elasticity, ang mangyayari class, 0.025 meter, alam mo naman na unit yan, ang nasa taas class ay 1288.9350. Ang unit nito class ay kilonewton meter. Bakit ko siya nasabing kilonewton meter? Diba kung titingnan mo, FFL lang siya. So, kilonewton multiplied by meter. Matagal na natin napag-usapan na ang product nitong unang tatlong columns na to ay palaging kilonewton meter. I-divide na lang natin to formally by AE. So, therefore, ang AE is 200 kilonewton per mm squared multiplied ng area. So, makakancel dito class. Nilalagay ko lang yung unit, yung meter, at the same time yung kilonewton. So, expected dapat ang area dito ay naka-square millimeters. Okay? So, ilalabel ko rin to as minimum area. So, the minimum area will be equal to 0.025 is equal to 1288.9350. So, ayan siya, divided by 200 times area. Ang sagot natin ay, hintay-hintay lang, 257.787 square millimeters. So, 257.787. Ayan class, meron na tayong sagot na minimum cross-sectional area ng lahat ng members ng trusses natin. So, to summarize our problem, isulat lang natin, class, yung mga final answer natin. So, summary, by the way, i-box ko lang itong sagot natin sa C. So, for letter A, ang tinatanong is the total deflection at C, which is 1288.9350 over AE. So, yung B naman, ang tinatanong is the total deflection at A, and that is 80 over AE na papuntang kanan. Lastly, for C, the minimum cross-sectional area of all members of the trusses is 257.787 square millimeter. So, tadan! Natapos na natin, class, ang pag-solve nitong problem na to using the virtual work method. So, I hope may naintindihan kayo sa ating discussion. So, ang magiging next lesson natin, since nakatapos na tayo ng dalawang example sa trusses, and I hope enough na yon para maintindihan nyo yung concept ng virtual work. So, ang susunod na pag-uusapan natin is the application of the virtual work method, pero sa mga beams naman. So, i-end ko na itong lecture video na to, and bye-bye class, ingat na lang kayo.